Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga idol na laging naghihintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes. Malaking tulong na po iyan sa ating mga idol. Pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin. Shoutout kay Day Ilinido, Almalin Ponsica, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fear Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Jen Keferes, Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alvis, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging pagpapadala ng kahit na kakaunting amount. Malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag-message sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Napapangiti naman sina Butchok at Nonoy dahil mukhang makakasama na naman nila ang kanilang mga dating mga kaibigan, at batid din ng mga ito na hindi matatawaran ang lakas ng grupo nila ni Arid. Mabilis na kumilos ang mga tauhan nitong si General Mata para makipag-usap ang mga ito doon sa grupo ng mga baguhang misyonaro doon sa lugar ng Kanlasog. Samantalang sina Butchok kasama sina Nitoy nagkakaroon muna ng pag-uusap ang mga ito at magkakasama na nagkasiyahan doon sa sentro. Bukod sa napag-usapan ng mga ito ang kanilang misyon, nagkakamustahan din ang mga ito tungkol sa kanilang mga buhay-buhay. Kinagabihan, muling nagpupulong ang mga ito dahil dumating na ang grupo nila ni Arid, at laking gulat pa nitong si Butchok nang makitang kasama ng mga ito ang kanyang isa pang kapatid na si Buno. Napapangiti na lamang itong si Butchok habang kinakamusta ang kapatid at nagtatanong ito tungkol doon sa kanilang mga magulang at tungkol sa kapatid nilang kambal. Masayang ibinalita nitong si Buno na kakaiba na ang lakas ng dalawang mga paslit kasakasama na ito ni Pablo at Tata Ingo sa pagtutugis ng mga kampon ng kadiliman doon sa kabundukan ng Kanlasog. Kaya napapikit itong si Butchok na miss na niya ang kanyang mga kapatid na iyon. Nangangako ito sa sarili na kapag matapos na ang misyon na ito, hihiling ito kay General Mata na umuwi muna sandali doon sa kanilang lugar para bisitahin ang kanyang mga magulang at mga kapatid na sina Abu at Akiko. Paglalim ng gabi, nagpapahinga na ang mga ito. Bukas ng madaling araw, aalis na ang kanilang grupo papunta doon sa bukirin ng Kang Alias. Kinabukasan, alas 4 pa lamang ng madaling araw, nakahanda na ang kanilang grupo. Wika nitong si Nitoy na kailangan nilang marating ang kagubatan ng Kang Alias bago ang pagliliwanag. Nakasakay ang mga ito ng isang sasakyang pangsundalo. Ngunit sina Butchok, Buno, Nonoy at Kimba, nakasakay ang apat doon sa kanilang mga motor. Kasalukuyan na nilang binabaybay ang kalsada sa kabundukan paakyat ng lugar ng Kang Alias. Saktong papasikat na ang haring araw, narating nila ang kagubatan ng Kang Alias at agad nang naghanap ang mga ito ng magandang lugar para sa gabi-gabi nilang pamamahinga. Doon sila nagkakasundo na gumawa ng kuta sa gilid ng malaking talon. Marami kasing nagsilakihang mga bato at punong kahoy doon kung saan maitago nilang mabuti ang kanilang sasakyan at gagawin na mga kubo. Bago nag-almusal ang mga ito, nagtulong-tulong muna ang kanilang mga grupo sa pagsagawa ng mga kubo. Dalawa ang inilagay nila doon sa gilid ng batuhan kung saan nilagyan nila ng mga dahon at mga baging ang dingding at bubong para hindi mahalata ng mga kubo ang mga iyon. Samantalang isang kubo naman ang kanilang inilagay doon sa medyo mataas na bahagi ng malaking puno ng kahoy bilang doon pupuwisto ang mga magsasalitan na magbabantay. Ngayong araw din ang kanilang plano
nagagalaw ka rin ang buong kagubatan para matuntun ang kinaroroonan ng mga nasabing tulisan. Balak din nilang gumawa ng mga usal para matuntun agad ang mga ito. Batid nilang may mga tangan ang mga tulisan na mga karunungan at mga aral. Kaya sa tingin ng mga ito, maaari nilang mararamdaman agad ang mga iyon. Matapos ang kanilang agahan, nagpupulong muna sandali ang mga ito. Kinakailangan din kasi na may maiwan doon sa kanilang kuta. Kaya pinili nitong si Hipi ni Sito, sina Butchok, Tonton, Nonoy at Buno na kanyang makakasama. Samantalang maiwan naman sa kanilang kuta ang grupo ng mga baguhang misyonaryo, kasama din ng mga ito itong si Kimba. Kapag mapag-alaman na nila ang kuta ng mga tulisan, saka na lamang kikilos ang mga ito ng sabay. Ilang sandali pa ang mga lumipas, papalis na ang grupo nila ni Nitoy. Balak nilang makapasok muna doon sa pinakapusod ng kagubatan bago magsagawa ang mga ito ng mga usal. Nang makatawid ng mga ito doon sa malaking sapa, napatigil sa pag-usad ang mga ito nang makakaramdam ng kakaibang pangitain itong si Nitoy. Napatitig din ang Hipi sa galaw ng mga ibon at mga insekto at wika nito agad sa mga kasamahan. Mukhang matatagpuan na natin agad ang mga nasabing tulisan, Butchok. Nararamdaman mo ba ang kanilang mga presensya? May mga nararamdaman ang mga presensya itong si Butchok. Ngunit halo-halo kasi ang mga ito. May mga nararamdaman siyang mga presensya galing doon sa mga engkanto at mga lamang lupa. Ngunit ang sinasabi nitong si Hipi ni Sito ay wala pa. Ngunit nakikitaan na din niya ng mga palatandaan tulad ng mga nakikita nitong si Nitoy. Nababasa na din kasi ni Butchok ang galaw ng kalikasan tulad ni Nanay Kanida at Tata Ingo. Kaya batid niyang may mga mali din sa paligid. Kaya sagot nitong si Butchok doon sa kanilang Hipi. Wala pa akong nararamdaman na kakaibang mga presensya, Hipi. Ngunit sigurado akong may mga kakaibang nila lang ang nasa paligid. Kaya agad na inutusan nitong si Hipi ni Sito itong si Nonoy na tingnan ang buong paligid at palawakin ang kalakasan nito sa pang-amoy. Maagap naman na gumawa ng mga malalakas na sabulag na usal ang mga ito para maitago muna ang kanilang mga presensya at hindi sila mararamdaman ng mga nilalang na nasa paligid at maitago ang kanilang presensya dito sa gubat. Nagtago din muna ang mga ito sa likod ng mga puno ng kahoy habang itong si Nonoy mabilis itong umakyat na parang pusa doon sa puno ng kahoy hanggang doon sa pinakaitaas na bahagi nito. Agad na inaaninag nitong si Nonoy ang buong paligid habang inaamoy-amoy ang pagbabago ng simoy ng hangin sa buong kapaligiran. Hanggang sa lumipas ang ilang mga segundo, agad niyang naamoy ang sinasabing mga nilalang ng kanilang Hipi. Hinahanap pa niya ang insaktong kinaroroonan ng mga ito sa ngayon. Sinasabayan pa ito ni Nonoy ng mga pag-uusal ng mga orasyon para mas mapadali ang kanyang mga ginagawa. Sa mga sandaling iyon, hindi nararamdaman ni Nonoy ang mga presensya ng mga ito. Ngunit amoy niya ang mga nilalang hanggang sa natunto na din niya ang kinaroroonan ng mga ito. Makalipas ang ilang mga segundo, agad nang bumaba itong si Nonoy sa punong iyon sa pamamagitan ng paglumdag pababa. Agad na tinungo ng sundalong aswang ang pinagtataguan nila ni Hipi ni Sito at agad na inihayag ang kanyang mga naamoy doon sa itaas. Sagot nitong si Nitoy, "Tara na, puntahan na natin ang kanilang kinaroroonan. Tapusin natin agad ang mga ito kapag makakita tayo ng magandang pagkakataon. Ngunit prioridad pa rin natin ang kaligtasan ng mga nabihag ng mga ito. Mas nakakabuting iligtas muna natin ang mga bihag bago patayin ang mga tulisan. Tandaan din ninyo, may mga tangan ang mga ito ng mga mutya at mga karunungan sa mga usal, kaya kinakailangan pa rin natin na magdubling ingat." Matapos iyon, maingat nang kumilos ang mga ito papunta doon sa direksyon na itinuro nitong si Nonoy. Ngunit pinili nilang habang umuusad
Nakatago ang mga ito sa likod ng mga kakahuyan at doon sa mga makakapal na mga damo. Muling nagkarga din ang mga ito ng mga malalakas na sabulag para siguradong hindi sila maamoy ng mga kalaban. Makalipas ang ilang mga sandali, nang makarating na ang mga ito sa unahan, agad nilang naririnig ang ingay na maaring galing doon sa mga nilalang. Ngunit hindi nila maintindihan ang mga pinagsasabi ng mga ito. Nasisipat na din nila ang mga nilalang na nasa unang tingin pa lamang. Agad nilang nabatid na hindi mga tulisan ang mga iyon, batay na din sa kanilang mga kasuotan. Ngunit ang nakakatawag agad ng pansin sa kanila ay ang bit-bit ng mga ito na tatlong mga katao na nakagapos habang nakabitin doon sa dalawang mga kawayan ng mga ito. Kapansin-pansin din ang kakaibang hitsura ng mga nilalang bukod sa napuno ng mga tato ang kanilang buong katawan. Nakakagulat din kasi ang haba ng kanilang mga kuko na ibig sabihin lamang hindi mga ordinaryong tao ang kanilang mga nakikita. Ang kanilang misyon ay ang mga tulisan. Ngunit nakuha ng mga nilalang na iyon ang kanilang atensyon. May kasama kasi ang mga nilalang na dalawang mga tao na may bit-bit na mga baril na sa tingin nila mga tulisan ang mga ito. Bukod pa sa mga isipin na ito, agad nilang nahulaan na mga sundalo din ang bihag ng mga kakaibang mga nilalang na palaisipan sa kanila kung saan nakuha ito ng mga nilalang na iyon. Dahil mga sundalo ang mga ito at may nakitang dalawang hinihinalang mga tulisan ang kanilang grupo, kaya nagpasya itong si Hippie ni Sito na sunda nila ang mga ito. Agad na nanggagalaiti sa galit itong si Nitoy nang makita ang mga iyon. Wika nito sa grupo nila ni Butchok. "Butchok, sundan natin ang mga ito. Masama ang aking hinala sa mga iyan. Baka may kaugnayan ang mga ito doon sa mga nasabi ng mga tulisan. Maingat nilang sinusundan ang mga ito hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa gilid ng malawak na ilog na mayroong mas makakapal na mga damuhan at mga nagsilakihang mga puno ng kahoy. Nakikita nila ang maraming mga kubong nandoon. Agad na pumasok sa kanilang isipan na maaring tribo ang kanilang nakikita, at nasagot din agad ang kanilang hinala at katanungan tungkol doon sa dalawang mukhang mga tulisan na kasamahan ng mga ito. Dahil doon sa paligid ng kubo, nandoon ang maraming mga tulisan. Ngayon, sa tingin nila ni Nitoy, maaaring nasa mga kubo din ang mga nabihag ng mga ito. Ang tatlong bihag ng mga sundalo ng mga tribong iyon, isa sa mga ito hindi na gumagalaw dahil na rin sa dami ng mga sugat nito sa katawan. Samantalang ang dalawa naman, kahit na may mga sugat din ang mga ito sa kanilang mga katawan, makikitang mabuti pa ang kalagayan ng mga ito. Nanatili mo ng distansya ang mga ito galing doon sa kinaroroonan ng mga kubong iyon. Balak nila na makagawa ng mga ritual para matuntun ang kinaroroonan ng mga bihag, at balak nilang iligtas muna ang mga ito bago sila gagawa ng mga hakbang sa pagpatay ng mga ito. Nandoon pa ang kanilang grupo sa kakahuyan at nagpasya itong si Nitoy na tawagan ang kanilang namumuno doon sa kanilang detachment. Kailangan nilang mapag-alaman kung saan nanggagaling ang mga sundalong bihag ng mga tribo. Makalipas ang ilang mga minuto, napag-alaman nilang galing pala ang mga bihag na sundalo doon sa kabilang bundok kung saan nagkakaroon ng pagpapatrolya ang mga sundalo dahil sa mga nabalitaan na may mga umaligid na mga kahinahinalang mga nilalang doon sa isang baryo, at tinambangan sila ng mga taong galing sa tribong tinatawag na Anyaw. Ang tribong Anyaw, kilala na ito sa mga grupo ng mga sundalo na madalas na umaakyat sa mga bulubundukin para tugisin ang mga rebelde at iba pang mga masasamang grupo. Kinatatakutan ang tribong ito dahil madalas nilang biktimahin ay ang mga sundalo. Kahalintulad kasi ang mga ito ng mga tribong kanibalismo
dahil nahahawig ang mga paniniwala ng mga ito doon sa mga tribong kumakain ng laman ng mga tao bilang kanilang pagsunod sa kanilang mga paniniwala. At ayon pa sa napag-alaman ng mga ito na may lahing mga aswang din ang angkan ng tribong Anyaw, kaya ganun sila kakampante na umatake sa mga sundalong armado ng mga baril dahil na rin sa kanilang kakaibang liksi at lakas. Maraming napapatay ang mga ito na mga sundalo sa paglipas ng maraming mga taon. Kaya pisti na ang tingin ng mga sundalo sa tribong ito. Hindi nga lamang masyadong napapabalita ito dahil inilihim ito ng mga sundalo. At kalimitan doon sa kabilang bukirin din gumagawa ang mga ito ng mga pamimiste at pag-atake. Dahil doon malimit na gumagala ang mga sundalo, dala na din na maraming mga grupo ng mga rebelde doon sa lugar na iyon. Balak ng grupo nila ni Nitoy na mamayang gabi simulan ang kanilang gagawin na pagpasok sa kalubluuban ng mga kubo. Maliwanag pa ang sinag ng araw sa mga pagkakataon na iyon. Agad nang sinimulan na nila ang mga pagsagawa ng mga ritual. Magkakasama sina Butchok at Nitoy sa pagsagawa ng mga ritual, samantalang ang iba pa nilang mga kasama nagbabantay ang mga ito sa buong paligid. Makalipas ang ilang mga minutong pagsagawa ng ritual ng mga ito, dahil sa malakas na mga karunungan nitong si Nitoy, matagumpay nilang nagagawa ang mga ritual. At ngayon na pag-alaman na nila ang kinaroroonan ng mga nabihag ng mga tulisan, mabilis na nagplano ang kanilang grupo. Gagamitin nila ang karunungan sa mga portal nitong si Butchok at ang kakaibang kakayahan nitong si Nonoy sa mga dimensyon para makapasok agad ang mga ito na walang aberya doon sa loob ng mga kubo at makuha nila ang bihag ng mga ito. Sina Buno naman at Tonton ang magdadala ng mga bihag papunta sa mas ligtas na lugar, dahil babalikan pa nila ni Nitoy ang mga sundalong nabihag ng tribo. Gagawin nila ito pagsapit ng gabi. Lumipas ang mga oras pagsapit ng gabi. Dahan-dahan ang kumilos ang mga ito. Muling naglatag ng mga malalakas na usal na sa bulag ang mga ito at unti-unting lumalapit na doon sa mga kubo. Sina Buno naman at Tonton binabagtas na ng mga ito ang gilid ng ilog kung saan balak nilang doon idaan ang mga makukuha at mailigtas nilang bihag. Maaga pa ang gabi at abala pa ang mga tulisan sa kanilang mga ginagawa. Mukhang nagpupulong kasi ang mga nakakataas nito, at ang iba naman sa kanila nagkasiyahan at nag-iinuman. Samantalang ang mga tribong Anyaw, nagdarasal ang karamihan sa mga ito doon sa kanilang Panginoon sa mga oras na iyon, at parang may gagawin na ritual ang mga ito ngayong gabi. Ilang sandali, naglatag na ng mga pintuan na portal ang binatilyong sundalo na si Butchok. Tatlong mga portal lamang ang inilatag nito. Isa doon sa kanilang kinaroroonan, isa naman doon sa kinaroroonan ng mga bihag doon sa kubo, at isa doon sa gilid ng ilog. Malapit lamang kasi ang kubong kinaroroonan ng mga bihag doon sa may ilog, kaya magandang pagkakataon para doon nila itakas ang mga bihag ng mga ito. Ilang sandali pa, mabilis nang kumilos ang mga ito. Mabilis na pumasok na sina Butchok, Nonoy at Nitoy sa pintuan na portal nitong si Butchok. Malakas na kasi ang karunungan ni Butchok sa mga pintuan na portal na kaya nang magdala ng 2 hanggang sa 4 na mga kasamahan sa loob ng kanyang portal. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, nagulantang ang 4 na miyembro ng tribong Anyaw nang biglang sumulpot na lamang ang 3 doon sa loob ng kubo. Nakatali ang mga batang bihag ng mga ito habang nakasiksik doon sa sulok, samantalang nandoon ang 4 na mga bantay ng mga bata. Walang sinayang na oras ang grupo nila ni Butchok. Agad nilang inaatake ang 4 na mga Anyaw gamit ang mga dimensyon nitong si Nonoy. Agad nitong nagilitan sa liig ang isang Anyaw na nagiging dahilan para agad itong matumba at mangingisay doon sa sahig. Pagkalipas ng ilang mga segundo,
Binawian na ito ng tuluyan ng buhay. Agad na isinunod nito ang katabing anyaw at pinagkakalmat ito ni Nonoy sa dibdib at mukha na agaran din itong ikinamatay. Umigpaw naman ang isang anyaw. Ngunit sinalubong lamang ito ni Nitoy at hinawakan ang liig, sabay bagsak nito doon sa sahig. Habang mabilis na itinarak ang hawak itong punyal sa liig at ulo ng nilalang na agaran din na binawian ng buhay. Habang ang isa pa, hindi na ito makakilos nang gilitan ito ni Butchok sa liig gamit ang matatalas nitong mga garab. Matapos iyon, agad na pinisil ng mga ito ang liig ng mga batang bihag para mawalan ang mga ito ng malay at hindi makagawa ng anumang ingay habang dadalhin nila ito papalabas. Mabilis na binitbit nila ang mga bihag at padaan na naman doon sa mga portal nitong si Butchok. Mabilis nilang dinala ito doon sa gilid ng ilog kung saan nandoon na sinatuntun at Buno. Mabilis na inabot nila ang limang mga batang bihag na dala ng mga ito at agad na dinala nila doon sa napag-usapan nila na kakahuyan doon sa kabilang bahagi ng sapang iyon. Agad naman na bumalik sina Butchok at itong si Nitoy padaan pa rin sa mga pintuan ng portal papunta doon sa mga kubo para puntahan ang kinaroroonan ng mga soldado. Sugal ang gagawin ng mga ito dahil ang kinaroroonan ng mga bihag na sundalo ay nandoon malapit sa kinaroroonan ng altar ng mga tribo. Mas makikita sila doon kung sakali. Ngunit wala na silang pakialam pa. Ang mahalaga ngayon na iligtas na nila ang mga bihag. Ngunit habang papunta ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga sundalo, natuklasan na ng mga anyaw ang pagkawala ng mga batang bihag. Kaya agad na inalarma ng mga ito ang lahat ng mga kasamahan, pati na ang pinuno ng mga tulisan itong si Commander Absalon. Thank you.